Jared. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Sa mga taong gustong umorder itong BPM Sara Uni Team shirt, okay, kontakin nyo lang po si Wonderfully Made sa kanya pong Facebook account at wonderfullymade.ph, as in dot, D-O-T-P-H. Wonderfullymade.ph. Order po kayo dito ng ganito. Hanggang April na lang po ito, mga kaibigan, in time for the campaign. Campaign na season na sa February 8. Kung gusto niyo pong ikampanya ang BBM Sara Unity, pwede po kayo bumili ng shirt. Hindi ko alam kung bakit ba pinapansin po si Lenny. Dapat hindi na pinapansin ito. Pero, andyan, nasa balita eh. Di pansinin natin. si Lenny Robredo po ay nagbigay ng kanyang Chinese New Year message for today. Chinese, ay, by the way, no, Kong Hei Fat Choi sa ating mga kaibigan dyan sa ano, sa mga kaibigan mga Chinese at mga kaibigan nating mga Chinese businessmen dyan sa Binondo. Shout out po sa inyo, Kong Hei Fat Choi. Ayan, so Chinese New Year po today. Kaya marami po mga bumabate ng Happy Chinese New Year. Ito po yung kay Lenny. Kanya daw pong mensahe. Let's unite! Ayan! let's unite to overcome challenges. Eto na! Eto na! Kopyahan na ba talaga to? Kopyahan na talaga ng plataforma? But anyway, huwag natin pa tingnan yung picture niya. Ito sabi niya, sa kabila ng anumang hamon, palaging may pag-asa, palaging pwedeng magsimulang muli. Oy, papagod tayo muli. Na anumang pagsubok ang dumating, malalagpasan natin ito, hindi sa pagkanya-kanya, hindi sa pagtatalo, kundi sa pakikisalo at pakikipagkapwa. Ayun. Yan. Nakita niyo na ba yung picture na nung ano, na parang naka-chef, sushi chef, sucha. Meron pa, parang ano, na-agi. Parang ang tanga, no? Anyway, mag-unite daw mga kaibigan. Mag-unite under her. Magsama-sama tayo. Na tayo-tayo lang. But anyway, ganyan yung mensahe niya. Mensahe niya yan. Ito naman yung kay BBM. Siyempre, hindi pa lalapasin itong ano to na wala yung message ng BBM. Panorin natin. Kong Hei Fat Choi, as we celebrate the year of the Water Tiger this Chinese New Year, I would like to extend my warmest, most fervent greetings to all our Chinese friends in the People's Republic of China. Here represented by His Excellency Ambassador Huang Xilin, as well as all our Filipino-Chinese communities here in the Philippines and abroad. May the year of the Water Tiger bring us good fortune, prosperity, and above all, unity towards a shared future and towards a post-pandemic tomorrow. We join you in this festive celebration of welcoming the new lunar year. Kong Hei Fat Choi. Yun. So, yung unity message ni BBM, syempre, dahil matunog na yung unity message niya, eh, kaagatin ng ibang kandidato rin niya. Syempre, matunog eh. Nagre-resonate sa puso ng bawat Pilipino eh. Diba? Parang damang-dama natin lahat yung call for unity, yung pagtawag ng pakikipagkaisa. Eh, siyempre, dahil matunog, di ba nung panahon ni PRRD, pagbabago, yun ang maingay, yun ang dama ng mga Pilipino. Kasi nung panahon na yun, galing tayo sa mundo ng mga dilawan, eh, sobrang sama talaga. Sobrang sama. Kaya, yung mensahe ng change is coming. Eh, yun, kumagat sa puso ng mga tao. Change is coming. Ngayon naman, 2022 elections, iba naman. Iba naman ang mensahe. Ngayon na nag-umpisa na ang pagbabago, ang mensahe naman ngayon is magsama-sama tayo para bumangon tayo. Unity naman ang mensahe ngayon.
Unity naman, mga kaibigan. Yun naman ang ano ngayon ng puso ng mga Pilipino. Yun naman ang sigaw ng puso ng bawat Pilipino. And nagigets ngayon niya ng mga politikong nanggagaya kay BBM. Kaya ngayon, yun na rin sinasabi nila. Kasi yun na ngayon yung matunog eh. But anyway, isa sa mga balita ngayong araw na yung pagsuporta daw, yung matinding pagsuporta ng mga iba't ibang sektor ng sa ating bansa kay Lenny Robredo. Isa to, Pampanga Catholic lay leaders endorse Lenny and Kiko. Diyan, mayroon bang taga-Pampanga dito? Mayroon bang taga-Pampanga? Pa-comment nga kung may taga-Pampanga dito. Pa-confirm nga to. Kasi hindi ako naniniwala. Yung mga lay leaders daw, mga Katoliko daw dyan sa Pampanga, oh. Baka Lenny Kiko daw kayo. Baka Lenny Kiko daw kayo, mga kapampangan. Ay, naka. Hindi po totoo, sabi ni Botek. Taga-Pampanga daw siya. Hindi totoo yan. Sabi ni Taekwondo. Hindi totoo yan. Mind conditioning again, sabi ni Limpot. Ay, naka. Ilusyonada. Fake news. Ah, yung mga nagagalit yung mga taga-Pampanga. Gigil na gigil. Masahin natin sabi ng mga ano, ng grupo na to. Sino ba to? Uy, San Fernando. A group of Catholic lay leaders in less than 100... Less than? Sana hindi nyo lang sinulat yung less than inquirer. Ang pangit tuloy ng dating. Pwede bang sabihin na lang ha, in 100 parishes. Di ba? Para medyo bida naman yung manok nyo. Kasi ibig sabihin, mas mababa sa 100 yung sumusuporta ng mga simbahan kay Lenny Robredo. Ang pangit! Pero sinabi nilang 100 or at least 100. Yung pwede yun, at least. Di ba? Parang medyo vague. Ang pangit itong less than. But anyway, under the Archdiocese of San Fernando in Pampanga Province has endorsed the presidential and vice presidential candidacies of Vice President Lenny Robredo and Senator Francis Pangilinan in the May 9 elections. Resulta daw ito ng a week of prayer, study, dialogue, and reflection. Yan na naman tayo. Tatawagin nyo na naman, gagamitin nyo na naman pangalan ng Diyos sa mga propaganda nyo. Narinig na namin yan noong 1986! Narinig na namin yan noong 1986. Narinig na namin yan 1986. Wala, lakweta. Signed by Banjo Serrano, President of the Archdiocesan Council of the Laity. We conducted an in-depth analysis of each other's trustworthiness based on his character, competence, commitment, and compliance to the rule of law according to their track records, pronouncements, and platform of governance. Meron ba taga-HR dito sa mga to? Meron ba taga-HR dito sa mga miyembro na to ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga? Kasi mga kaibigan, lahat ng kanilang sinukat, ito yung kanilang mga sinukat, yan, character, competence. Ito medyo measurable naman itong competence. Ito ba? Commitment. Paano masusukat ang commitment? Paano mo masusukat ang character? Paano mo masusukat ang compliance to the rule of law? Ibig sabihin ba yun pag walang kaso? Compliance to the rule of law? Paano pag may kaso si Lenny Robredo sa COMELEC dahil siya ay tumanggap ng mga donasyon nung kanyang 2016 candidacy? Hindi bagsak na niya siya dyan. Paano yung mga na-dismiss na kaso ng mga Marcoses? Ibig sabihin. Diba? Ang hirap sukatin itong mga to eh. Character. Paano masusukat ang character? Sige nga. Paano? Competence, medyo masusukat mo yan. But the question is, ito yung ano kasi nila, mga metrics nila, yung sunusunod nilang metrics eh. Competence in what area? Competence in governance? Competence in what? Wala. Nga. Commitment. Paano masusukat ang commitment? Sige nga.
ano ang yung mga key performance indicators o yung mga indicators ng commitment? Hindi umaalis sa posisyon kahit pinapalayas na at nandaya? Sila ni talaga. Sila ni talaga yun. But anyway, it added, we looked into their position and their understanding and capacity to respond to different issues. Very subjective to mine. Ito pa yung isa. Robredo gets support of former cabinet executives, AFP chiefs, and top envoys in Aquino administration. Antindi. Nakaka-proud si Lenny. Nakaka-proud. 100 ulit. Nearly. Ang hilig niya sa 100. Ang hilig niya sa 100. Kanina less than 100. Ngayon, nearly 100. Nearly 100 cabinet members, senior officials, armed forces of the Philippines, chiefs, and top diplomats who served under former President Benigno Noynoy Aquino III's administration expressed their support for presidential aspirant Vice President Lenny Robredo. Tingnan natin yung post. Yan. Ito raw yung kanilang message. Yan. We believe that the best candidate who embodies... Ito tayo pumunta sa pinakailan. We believe that the best candidate who embodies these aspirations is a true leader who brings with her a solid track record of serving the public, one who possesses all the qualities of an ideal chief executive and commander-in-chief of our armed forces. Wait lang! Since we're talking about solid track record of serving the public, kailan lang ba nag-umpisa sa politika? Itong si Lenny Robredo. 2010? Ano? 2013, nung naging kongresista siya, mga kaibigan. Tapos 2016, tumalon, naging VP. So paano siya nagkaroon ng solid track record? Eh, maski nga nung kongresista siya, ilan lang ang naipasa niyang batas? Dalawa? Tatlo? Isa? Kasi yung dalawa pang naipasang naging batas nung panahon niya, ano lang siya? Co-author? Di ba? Minamaliit na mga pinklawan yan. Kapag co-author ka lang. Yung talagang naipasa niya, na kanya, isa. Iisa. Para sa citizenship ng isang Chinese. Chinese ba yun? Taiwanese? I forget. Basta for citizenship yun. Ng isang tao. Tapos, yung dalawa, ewan ko lang. Co-author siya. But anyway, ang nakakatawa mga kaibigan. Kanina, may nilabas na video ito. Lenny Kiko tayo. Kung sino man itong si Lenny Kiko tayo. Kasama si Angelica Panganiban. Yan. Napanood nyo na ba ito? Itong kay Angelica Panganiban na ito. Kung hindi pa, panoorin natin. Ang title, naku si Angelica Panganiban, nag-warning laban sa mambubudol at magnanakaw. Yun ang sabi. Ayoko nga, no? Sabi ni Ricky King, dalawang batas nakalimutan pa. Tapos sabi ni Annalisa, nakalimutan pa niya yung title. Correct. Anyway, panoorin natin sa mga hindi pa nakakapanood. Panoorin natin. Para meron tayong pagtitripan. Panoorin natin. Yan. Maikli lang naman to. 1 minute. 1 minute. Naloko ka na ba ng pagmamahal sa maling tao? Yung akala mo gold medalist ka na. Tapos, fake news pala. Wow! Nako. Don't me. Alam ko yan. Marami akong entries. Alam niyo naman, di ba? Ilang beses akong iniwan sa ere. Ilang beses din akong nasaktan. Nagapak, be. Dapang-dapa. Binakawan ako ng pag-asa at pangarap. Uy, sus! Para ka nag-swimming sa kalsada. Alam mo yun? Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Minahal ko eh. Pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Pero,
Wala. Direk. Nga, mambubudol pa na. Ang sakit umasa, ha? Nakakapagod din maging tanga. Sa ganda kong to, hindi ko deserve. Hindi mo rin deserve. It's not worth it. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manluloko. Kaya kayong eleksyon sa May 2022, ingat-ingat sa mga tao. Kilatising mabuti ang mga manliligaw. Halughugin ang biodata mula high school hanggang college. Alamin at tignan ang character references. Huwag magpapabudol at huwag sa magnanakaw. Huwag magpapabudol. Hey, alam niyo mga kaibigan, ako kasi, ang tagal-tagal ko sa HR, 12 years. Bago ako nag-ano dito, bago ako naging content creator sa YouTube. Yan ang work ko talaga. Professionally, yan po ang trabaho natin. Nasa human resources po tayo. Specifically, on learning and development. Ibig sabihin, ang trabaho ko po sa mga kumpanya, mga kaibigan, ay siguraduhin na ang mga empleyado ay tumatakbo ng maayos sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga bagay na pag-upgrade ng kanilang skills and competence. Yan. Alamang abilidad para makapagtrabaho na maayos. So, nung nagsabi siya, ito po, di ba nga sa HR ang ano ko, paminsan-minsan na naaatasan din ako mag-interview. Sa recruitment. Ano? Nung nabanggit niya yung character reference. Sanay po kami dyan sa mga character reference na yan. Kasi tinatawagan mo talaga namin yan. Kapag kayo po ay may resume, may biodata ang tawag doon ngayon resume. Ngayon, mas modern pa sa mga millennials, CV. Yan. Kapag ikaw ay nagbigay ng iyong CV, ang una-unang, isa ko sa mga bagay na chine-check namin ay yung mga character references. Yung sinusulat nyo na dapat naming tawagan para malaman namin kung anong klase kayong empleyado. Yan. Eto ngayon, mga kaibigan. Sige, sabi kasi ni Angelica huwag magpabudol, huwag sa magnanakaw. Sabi ni Angelica. Unang-una, consider the source of the advice. Consider the source. But anyway, huwag daw magpabudol at huwag sa magnanakaw bilang sinabi ni Angelica. Balikan natin itong balita tungkol sa Robredo get support of former cabinet executives, AFP chiefs, and top envoys in the Aquino administration. Ito na. Balikan natin to. Kasi itong post na to ni Inquirer, mga kaibigan, Binquirer, merong listahan. Yan, mga miyembro ng gabinete ni Panot. Miyembro ng gabinete ni Panot. Itong mga tao na to ang nag-e-endorso kay Lenny Robredo. Lang yan. Ito, Edwin Lasierta pa lang. Alam mo. But anyway, tuloy-tuloy natin. Ayan. Imelda Nicolas. Imelda Nicolas. Sino pa itong mga to? Alam na natin yan. Kasi tingnan daw hanggang sa level ng character reference. Itong mga tao na to, yung nagsasabi na dapat daw natin iboto si Lenny Robredo. Balikan natin yung ilan sa kanila. Una, ex-Philippine envoy to China may shed light on Trillanes' role in Zero. Ano po ito? Ito po yung issue ng West Philippine Sea. May 18, 2021. Sino po itong ex-Philippine envoy to China na to? Asa na siya? Ang
Sabi po ni Enrile, meron daw alam ang isang ambassador sa China. Ambassador po ng Pilipinas sa China kung paano nawala sa Pilipinas ang West Philippine Sea. At itong tao daw na to ay makakapagpaliwanag kung ano ang nangyari doon. Sino yan? Ito po si Ambassador Brady. If they cannot get it from the mouth of Trillanes, maybe if it would be a self-preservation thing, then at least some people in the foreign ministry, especially our ambassador at that time, Ambassador Brady, can explain, because as I understand from you earlier, there or she was not allowed by Trillanes to take notes. Sino ba yung Ambassador Brady na yan? Siya po yung ating ambassador sa China nung panahon. At nung panahon na yon, mga kaibigan, di ba 16 times, 16 na beses nagpabalik-balik ng China, ng Shanghai, itong si Trillanes para makipag-usap sa mga Chino. Back-channel negotiations ang nangyari dyan. Sino po ang ambassador na nandun? Si Ambassador Brady. Si Ambassador Brady po ay pinigilan ni Trillanes na mag-take ng notes diyan sa mga meeting na yan ni Trillanes. Kasama ba si Ambassador Brady sa mga nag-e-endorse o kay Lenny Robredo? Character reference number 1. Tatlo lang naman kailangan mo sa character references actually. Pagkakatiwalaan natin, yung nagtago ng impormasyon tungkol kay Trillanes, kung paano niya nilaglag ang Pilipinas sa China noong panahon na yun. Yan, number 1. Next. Del Rosario lost panatag to China. Ramses Law, maraming salamat sa iyong super chat. God bless you. Okay. Sino po yung Del Rosario? Kilala naman natin si Albert Del Rosario, di ba? Si Albert Del Rosario, mga kaibigan, ay yung mama na nakipag-usap sa Amerika at sa China para paalisin yung mga barko natin sa West Philippines, yung mga barko ng China sa West Philippines. Ngayon, ang labo ng usapan nila. Pero naniwala itong si Albert Del Rosario. Okay? Albert Del Rosario, ah, naniwala siya kay I forgot the name of the US secretary nung mga panahon na yun, no? Si basta American na secretary tsaka yung ambassador ng China. Napaalisin ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough. So ang nangyari, ang sabi daw ni Albert Del Rosario, isa-isa daw silang aalis. China muna, then Pilipinas, China, Pilipinas. Hanggang huling maalis doon, Pilipinas. Ang nangyari, pinaalis na ni Albert Del Rosario lahat ng mga barko ng Pilipinas sa loob. At hindi umalis ang China. Kaya meron tayo ngayong problema dyan sa West Philippines. Kaya nagkaroon ng base dyan, base militar dyan sa West Philippines dahil kay Albert Del Rosario. Yan. Si Albert Del Rosario ba ay nag-e-endorso kay Lenny Robredo? Yung may kasalanan kung bakit nawala sa atin ng West Philippines, ayan, nandyan. Kasama sa mga nag-e-endorse kay Lenny Robredo. Character reference number 2. Uli. Sino pa? Abad. Court of Appeals upholds Florencio Abad liability over DAP. Sabi. Okay? Ang sabi, the Court of Appeals has upheld the administrative liability of former Budget Secretary Florencio Abad over the Disbursement Acceleration Program of the previous administration, parts of which were declared illegal by the Supreme Court in 2014. To be sure, sabi po ng, sino ba to? Court of Appeals.
To be sure, Abad may not successfully evade liability by invoking good faith, while a desire to fast-track public spending and push economic growth is laudable, and the implementation of the DAP, in fact, undeniably yielded positive results that enhanced the economic welfare of the country, his defense could not override the clear mandate of the law. So, yung problema sa DAP, kung bakit nabuo yan, at yung mga kalokohang naganap dahil dyan sa DAP, ang may kasalanan dyan ay itong mamang to, si Florencio Abad. Siya yung budget secretary ng mga panahon na yun eh, DBM. Kasama ba siya sa mga nag-i-endorse kay Lenny? Tignan natin. Wait, let's look. Ay, hangin mo. Tayo lumaki. Wait. Yun. Ayun, no? Sa taas. Florencio Abad. Ayan. Ano na? Angelica Panganiban, ha? Mukhang nanganganib na yung kandidato mo sa mga character references, ha? Meron pa. Garin and Padilla face graft complaint over 10.6 billion PhilHealth Seniors Fund. Graft and corruption to, mga kaibigan. Matindi-tindi to. Janet Garin at Alexander Padilla ng PhilHealth. 10.6 billion pesos, mga kaibigan. Graft complaint. Endorser ba sila ni Lenny Robredo? Natin. Makikita natin yan. Tignan natin. Padilla. Nakita ko na ito kanina eh. Kaya wala si ano. Wala talaga din si Janet Garin. Pero ang nandito ay si Alexander Padilla. Saan yan? Palad, Quezon, Rebong, Relasyon, Robles. Uy, Marrojas, ODILG. Uy, o, Singson, o. Si Babe Singson. Abaya ulit. Ba't ang dami abaya dito? Anyway. Saan yung Padilla? Ayun, nasa ilalim. Alexander Padilla ng PhilHealth. Kamusta na ang character reference natin dyan? Ha? Kamusta? Kamusta? Ako, Angelica, mali ka ng nasamahan. Mali ka ng nasamahan, Angelica. Fake news ka, Angelica. Fake news, sobra. Ay, nako. Pero mga kaibigan, meron pa isang matinding fake news. Speaking of fake news. D-bet ni Sara, Esme ni Marcos Jr. Makasoto. Mrs. Donia BBF ay Makasoto. Tito Soto daw. Si Senate President Vicente Tito Soto III umano ang sinusuportahan ng asawa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagka-vice-presidente sa parating na halalan ayon sa isang ulat. Sino kaya nag-ulat nito? Bati sa scoop na nakalat ng politiko, politiko pala. Ang asawa ni Marcos at si Lisa Araneta ay mas pabor kay Soto kahit pa ang katandem ng kanyang mister ay si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon sa ulat, nakikita ni Araneta na banta si Duterte sa magiging administrasyon ni Marcos sakaling ang tandem nila ang manalo sa Mayo. Kaya naman, mas mabor umano siya na si Soto ang maging vice-presidente ni Marcos. Bukod dito, mababa rin umano ang tingin ni Araneta kay Duterte dahil nagtapos siya ng law sa Ateneo habang sa San Sebastian lamang nakakuha ng law degree ang Davao City Mayor. Ang Marcos Jr. Duterte tandem ay hindi matinag sa mga nagdaang survey, gayunman si Soto ang pumapangalawa sa vice presidential race batay sa mga survey. Wow! Grabe, tindi maka-fake news ito, mga kaibigan. Tindi! Ang tindi!
intindi nyo. Mga kaibigan, nakausap na po natin si Madam Lisa. Nung first time ko po siya na meet, napakabait na tao. Congenial, very friendly, walang arte, and everything. Napakabait. I've never heard her talk about Soto, at least during the time that we met. Laging BBM sana. At least during the time that we met. At meron po tayong kaibigan, no, si Joe Smith Medina, na kilalang kilala po. At malapit kay Ma'am Lisa Araneta. Lisa Araneta Marcos. At pinabubulaanan doon niya ito. Fake news! Fake news yan. Hindi lang po kay Ma'am Lisa Araneta Marcos at kay Joe Smith Medina nang galing yung statement na ito ay isang fake news. Ito rin ay nanggaling kay BBM mismo. Bongbong Marcos calls on supporters to discredit fake news seeking to divide the unity team. Kanina po ito balita. Sabi niya, with absolute certainty, siguradong sigurado, the bind that keeps the mutual trust and respect between myself and Mayor Inday Sara remains unsoiled. That's... ang bigat ng statement, mga kaibigan. Ano bang bind sa Tagalog? Commitment na lang. Hindi sa Tagalog, pero mas madaling intindihin. kalimutan ko. Kasi pag bind, ang una ko agad iniisip, tali. Ang tiwala at respeto sa gitna nilang dalawa, ni BBM at ni Mayor Sara, remains unsoiled. Ayun, nagbubuklod. Thank you very much. Ang nagbubuklod na tiwala at respeto sa gitna nilang dalawa ni Mayor Sara ay patuloy na hindi nababahiran ng dumi. And it will remain so. And it will remain so, sabi niya. Magpapatuloy daw yan. Our commitment to each other and the entire UNI team is unconditional and stronger than ever. It is unbreakable. I'm calling on my supporters worldwide to be discerning about these pieces of disinformation and discredit them as they are but figments of the imaginations of those who have lost hope in a fair and honest election. With the faith and loyalty of our supporters to the UNI team and their dedication to its goal, I am certain that we shall survive these fake news and other distasteful political challenges to enable us to collectively push our firm resolve to unify the country and give our fellow men the future that they deserve. Yeah. Ay, naku. Wait lang, mga kaibigan. May binlock lang ako ng comment. Ang dami nagsaspam sa Facebook, no? Yung binubomba ka ng spam. Pwede sana kung yung spam na dilata yun. Kaso hindi. Puro mga spam messages. Walang kwenta eh. Yung pabibili ka ng crypto. Whatever. Anyway. Na-delete ko na siya. So mga kaibigan. Ulitin lang po natin yung sinabi ni BBM. Fake news po yung kwenta na yan. Fake news po yung kwenta na yan. Huwag po tayong maniniwala dyan. Kahit pa, kasi syempre alam naman natin, pag malakas, magtitripan talaga. Pag malakas, magtitripan talaga. Maraming maninira. Syempre, yun na lang pag-asa nila eh. Wala na sila ibang choice. Wala na sila ibang pag-asa. Yun na lang talaga. Kaya, good luck. Good luck mo lang po sa mga sumisira ng Tambalang Unity. Okay. Bahala kayo sa buhay niyo. So mga kaibigan, malalim na ang gabi. Magkita-kita po tayong muli bukas 11:15 p.m. sa ating next Coach Jared Live. At God bless all of you, and I'll see all of you tomorrow. Please don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kita tayong muli sa ating next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you all tomorrow.